Nagtapos ang isang linggong seminar series na Project Manila 3 na idinawa sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Sa bangunguna at pagpapala ng Diyos, mahigit 200 tao ang naihatid sa pagbabautismo matapos ang nasabing seminar series. Ang tagumpay ng gawain sa Project Manila 3, balitang may pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Sa kabutihan ng Panginoon, naging matagumpay ang isinagawang Project Manila 3 at naging pagpapala sa mga dumalo rito sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Bunga ng biyaya at pangunguna ng Diyos sa naging isang linggong Project Manila 3 o pangangaral patungkol sa kahalagahan ng pakikipagrelasyon kay Jesus, isang mass baptism o pagbibinyag sa maraming tao ang isinagawa sa Pasay Sports Complex. Mahigit 250 mga tao mula sa iba't ibang lugar sa teritoryo ng CLC ang nailapit sa Panginoon at nagpasyang magpabautismo noong araw ng Sabado, 17 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ito ay sa pangangasiwa ni Pastor Gerardo Cahobe, ang presidente ng North Philippine Union Conference, Pastor Efraim Parulan, presidente ng Central Luzon Conference, kasama ang iba pang mga manggagawang pastor ng Seventh-day Adventist Church sa gitnang Luzon. Nakakatuwang masilayan ang mga nabagong buhay dahil kay Kristo. Lubos po ako nagpapasalamat na ngayon po ay nakasama ako sa Project Manila 3 at ngayon po ay tatanggapin ko na po ng buong puso ang ating Panginoon. Praise God, and nakahabol po ako. Ako po yung pinaka-last. In God willingness mo, nakilala ko yung Adventist Church. Yun po. Lahat ng kapurihan ay ibinabalik sa Panginoon dahil sa matagumpay na isinagawang programang ito. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.